Para walang kailangan ng dinner. Amazing morning! Amazing morning! May nalakas pa yan eh. Gusto ko yung payaman. Para hindi payaman yung sigaw natin. Amazing morning! Amazing morning! Yan, kanya dapat. Diba? Parang daming position. Parang daming positioning sa harap. Position mo. Ang daming bakati ko sa harap. Yung mga nasa likod na gusto lumi pa sa harap. Wala yun, Mr. John. Wala? O, sige. Okay na po yan. Ayan. So, actually, ayun, ngayon ko po dyan, de Los Angeles, nurse by profession, tapos nag-call center, naging supervisor, nag-resign po ng December 2015. So, full-time po ginagawa yung business. And ang good news po, hindi po kayo mag-train. Palakpak na din dyan. Ano ba, kagali-gali ang crowd ka eh. Okay ba kayo? Yes! Sige, sabi niya eh. So guys, actually yung mag-training nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ako. Okay, and yung mag-training ngayon, talagang dapat natin pakinggan. Bakit? Kasi itong taong to, 15 years na ang ginagawa tong network marketing industry. Makikinig ba kayo? Yes! Makikinig ba? Yes! Hina, makikinig ba? Yes! Yan. Kasi nga diba guys, 15 years eh, talagang dapat makinig tayo. So, ang topic natin ngayon, success jumpstart. Kung paano sumilan ng pagiging successful. Dahil ba gusto maging successful? Yes! Sumakikinig ba? Yes! Mag-take notes ba? Yes! Mag-recording ba? Yes! Parang pahina. Parang hindi na sure yun, no? So, hindi nga matagaling guys. Sabi ko nga sa inyo, itong taon to, kailangan talaga. Ano yung tinuloy sa atin? Yung palakpak para sa iyo, para sa pangarap mo, para sa tabi mo. Diba? Kung gaano mo, kung sanihin mo kung gaano kabigat yung pinagdaanan or pangangailangan ng katabi mo, dapat gano'n yung palakpak mo. Dapat gano'n talaga yung introduction sa taong to eh. Okay? So, gawin yung tradisyon, lahat ba bago? Kung hindi mga bago tayo, no? So, explain ko yung tradition clap natin. So, traditional clap, pag sinabi ko 1,000,000, isang palakpak, padyak at hiyaw na sabay-sabay. Sabay-sabay yun. Practice nga tayo. Tingin ko kung alam na lahat. 1,000,000! Kunting nakas pa. Ano ko meron po nalakas yan? 1,000,000! Pero may link. Sa pa? 1,000,000! Yun. 2,000,000! 3,000,000! At milyon-milyon palakpak! Mayinita naman kayo dyan. Mamaya papuksan natin lang. Kasi wala mo po dito dahil malamig daw eh. May malamig ba? O mayinit? Mayinit naman, di ba? Mayinit naman, di ba? Di ba, I will not take so much of your time. Siguro, sa bigat naman ito. Conduction speaker, bagong sasakyan. Nats! I am 27. Galing! Ang ganda conduction mo! Okay, alam ha? Ano talaga na nasa dyan? Ang galing! Alright, so, sige. Sino yung first time natin po na training sa akin? First time? Yeah. Sino yung first time lang ako nakita? Ngayon po rin lang yung nakita. The feeling is mutual. So, no problem. So, for today, last day of... Last day na last day. Pero last day na kasi walang pasok bukas eh, no? Sarado pa office. So, nakapag-maintain ka ba? Yes! Parang isa, uy, pumapala! Tayo, papa doon. So, may dalawang tulog, May 1, start na, panibagong buwan. So, kaya ito yung ibigay ko sa inyo. So, I want to give you a pabaon na bago pumasok ang May or pag-start ng May. Itong topic natin medyo makatulong sa trajectory na mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Diba? Dito sa kailangan. Kasi, katulad ng paulit-ulit ko sinasabi sa mga previous na mga training, being a network marketer is a very special task. It is a very special idea that will require a special person to appreciate. Do you agree? Yes. Diba?
Kasi kung hanggang ngayon, kung ang nararamdaman mo, plain and simple negosyo ang pinasok mo, hindi ko sinasabing mali, pero kulang. Kasi hindi lang o simpleng negosyo ang pinasok mo. Ang simpleng negosyo, yung nakasanayan natin, yung mga tradisyonal. Halimbawa, may ari ka ng Jollibee. Yan. Negosyante yun. Tama ba? Iba ang treatment nun. Iba. Gusto nyo pabuksan natin? Yes. Pabuksan? Ano? Kaya ang mag-yelo ito. Hindi, paingitin ko ang gabi nyo. Yung mga gala. Painitin ko mga kalooban ninyo. Saan ako naputol? Diba? Saan ako naputol? Sa Jollibee. Di pa tayo makto. Ibig sabihin, pag tayo ako eh, yun! Yes! Kasi nililipan ko, nababasa yun. Diba? Kailangan may ilamig tayo ng konta. Pagka negosyante ka ng tradisyonal, iba din ang kultura niya. Iba rin. Iba ang pakikipag-usap, iba ang pakikipag-negotiate niyan sa corporate ng mga negosyo. Pagka networking naman, mas iba ito. Iba talaga. Yes. Kaya hindi sapat na iniisip mo lang plain and simple na pang part-time or just plain and simple na negosyo. Hindi. Kasi ang network marketing, hindi lang ano eh, hindi lang dapat bulsa ang nade-develop sa'yo dito eh. Mamon, yung personal development, yung character, yung attitude mo. Kaya mabigat yung requirement. Diba? Sige, pasok po, maluwag to araw-araw ginagamit. Nag-retake ka ba? Abot sir. Nag-retake mo na rin. Diba? Para sa kabukayan. Well, it will require a special acceptance nung gagawin mo. Kasi kung nakita mo sa IBP bilog-bilog, kikita ka, aabot ng milyon ang kikitain mo, na engganyo kang sumali, ang nararamdaman mo, excitement pa lamang eh. Tama ba? Pero ito, I will say it to you straight. Hindi masamang baunin ang excitement, pero hindi dapat natatapos sa excitement lang. Kasi pag-excitement lang, ang hanap mo nun, kasayahan lang eh. Dapat hindi ganun ang pagtingin mo. What more yung pwedeng ibigay? Ano, what more can I get from being excited? So that's acceptance. So kailangan tanggapin mo na ito hindi ordinary yung negosyo. Yun dapat ang naglalago sa isip mo. Yun dapat ang mabuhay. Kasi you will not function as a full-time network marketer regardless of kung ano ang gawin mong effort pag kulang ka sa acceptance. Yun lang pagpalakpak eh. Yun lang pagiging excited. Yun lang pagpunta ng opisina eh. Big problem pa sa iyan eh. Pag wala ka nung complete acceptance na gagawin mo sa network marketing. Yes! Nasanay ka rito. Pagpe-present pa lang, ano sabihin sa'yo? Yayaman tayo dito. Nadinig mo ngayon? Nadinig mo ba? Yes! Eh, kailangan nga sumali. Eh, kung ang present sa'yo, maghihirap tayo dito. Sasali ka ba? O siyempre, hindi. So, kaya na-excite ka eh. But then, there's a big requirement out of being just excited. Pero huwag mo nga alisin yung excitement. Pero dapat may reason at may katuturan yung pagiging excited. So, are you with me? Yes. Now, yung topic natin ngayon, ito yung nakikita kong magandang pabaon kasi matatapos yung buwan. So, you can start the new quarter. Hindi na pala, no? Second quarter na pala yung April. But then again, for the new month. I just hope itong natapos na April, nag-increase ang sales ninyo. I hope. Versus from the previous month. And hopefully, itong May, mas malampas ulit itong April. Sabi nung iba, sir, hindi nag-increase yung April ko kasi mahal na araw. Yan. Mga ganyan yung mga dahilan natin eh, no? O sabi, ano naman dahilan mo? Yes, tapo eh. Eh sa June, enrollment po eh. Sa July, meron pong tatlong bagyo, papasok po ng Manila. Eh sa August, di ba? Ghost month. Yung May po, umasos kami, Mother's Day.
nung June Father's Day. Mga ganyan, di ba? So, pagka networker ka, dapat wala sa iyo yan. Tingnan mo mga malalaking negosyante. Oh, pag holiday, anong ginagawa? Nag-extend pa nga ng oras. Di ba? Nag-extend pa nga ng oras. Ngayon nga may gamon, 4 days, more wide sale. Hanggang alas 12 pa ng gabi. Mga gutom na gutom sa pera itong mga ito, no? Grabe kahapon, tumambay lang ako sa isang coffee shop sa building A na para konti tao. Sa fourth floor, sa coffee dream. Pag napunta kayo ng Mega Mall, doon nyo lang ako makikita. Doon ako tumatambay. Hindi. Tsaka sa ano, sa third floor, sa second floor, building A din. Doon sa Pepper Moon. Pepper? Paper Moon pala. Iba ko yung Pepper Lunch. Nakahalo ko yung sa Pepper Lunch nila kumakain. So ganyan, pag nasa Mega Mall. Huwag kayo magugulat pag nakita niyo ako sa mall, ha? Oo, maporma pa yung driver niyo. Oh, pag nasa mall ako, lalo pag nasa Glorieta ako. Pag sa Greenbelt ako. Sabi kasi sa akin ng apply ko, pagka nasa lugar ka doon ng mga sosyal, dapat ang itsura mo, huwag kagaya dun sa lugar. Dahil magbumukha ka, walang pera. Kaya kailangan daw, gustusin ka. Ayok naman. Medyo may contrast lang. Eh, ako, bakit appreciated ko yung mga ganung idea? Special na tayo. Pag networker ka, special ka, tandaan mo yan. You are cut above the rest. Iba-iba ka pag networker ka. Tingnan mo yung kanabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo, paniwala-paniwala yan. Ano ba, party, di ba? Yes. Oh, you're special. Lagi kong sinasabi yan. One, di ba, first thing, na-appreciate mo yung marketing plan, na-appreciate mo yung network marketing, special idea ka agad yun. Special na pagkatao ka agad yun para ma-appreciate mo yun. Now, to make you more special, you have to move on from appreciation to acceptance. Pagka na-accept mo na, madali na yung mga pag-uusapan natin. Di ba kasi, madali. Tingnan mo, sino gusto maging milyonaryo? Nasa ka na. Oh, di ba? Ang daling tanggapin eh, di ba? Oh, dagdagan natin. Sino gusto maging multi-billionaire? Nasa ka na. Yeah. Medyo dagdagan natin excitement. Sino gusto magkaroon ng makabili ng sariling bahay at lupa? Nasa ka na. Yeah. Oh, di ba? Yung sasakyan ba? Excited ka ba sa sasakyan? Yes! Traffic? Kasi yung gusto magkakasarili sa sasakyan, basa ka ba? Yeah, all dito. Ano yung nararamdaman mo? Di ba? Depende sa iyan. Excited, iba, acceptance, iba, precision. Dahil dyan, kailangan pinagdadaanan mo. So ito yung ibababaon ko sa inyo para magkaroon ka ng tamang idea how to jumpstart para magsimula talaga. Ngayon, don't get me wrong, ha? Siyang tagal mo lang po sa kaya ang kailangan pumaba ng jumpstart, I will. To tell you the truth, every day kailangan mo ng jumpstart. Do you agree? Yes. Oo, walang perfectong networker. Walang perfectong networker yung pagka-present, umalagwa ka agad. After 2 months, tap earlier. Diba? Walang ganun. Normal, hindi ko sinabi kay special ka, hindi ka na tao. Special ka, tao ka pa rin. Tama ba? Meron ka mga ups and downs, lalo na sa emosyon. Ako eh, Pilipino pa, napaka-numero uno sa emosyon. Di ba? Kagabi lang, bago lang ako makatulog, para may pumupulong sa akin eh. Networking, sikreto, aksyon, hindi drama. Eh, Pilipino sa mas mahilig. Sa drama. Di ba? Inay. Bukas, lulod ang mga tala. Pero yung generation namin, iba. Kanina nagdadrive ako, nalubak lang ako eh. Napaganon ako eh. Iba kagad ang naisip ko. Pinuto mo na sa look judge. Naalala ko yung mga salita, di ba? Yung kapag may nangyari sa anak ko. Pare-pare kayo tao. Kasama na kailan. Aksyon talaga. Baka na lang, yung mga sumunod na generation eh, no? May sa TV lang eh. Mahal kita. Hindi sabay sa
Ito lang ang nagtitrino, hihigot ng kape. So, special ka, pero may need. Kaya special ka eh, may special needs. Yan yung isang special child, diba? So, yung jump start everyday yan. Kailangan mo lang booster. Pero, I will give you a different dimension of having this jump start. So, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Usapan natin. Oh, yan, first step. Paano ka makakapag-jump start? May first step tayo. Yan, ma-advance naman. Ang tawag natin dyan, nurture to mature. Yan. Experts will tell you that a person that does networking should be matured enough to become a big success. Do you agree? Yes. And how to be mature? Yeah. Nurture your heart and mind. Later on, mas itatas natin na mas malalim. Basahin ko lang muna. By this, you'll be able to develop fast, learn, and carry out the right information, fundamentals, skills, and proper culture with work ethics and professionalism most needed when you do your presentations, demos, and talk. Pag-usama natin, paano ka magkakaroon ng jump start? Yung tamang pagsisimula, kailangan pagdaanan mo yung nurture to mature. Ano ang ino-nurture natin para mag-mature? Yung ating heart and mind. Dalawang element, aspeto, or law, or rule sa katawan ng tao na katulong para umandar ka araw-araw. Dalawa yan, ang iyong isip at ang iyong puso. Pag ikaw tinatamad, gumising sa umaga, ano nagpa-function sa'yo? Utak o puso? Pag tinatamad ka? Sige, subukan natin yan. Puso. Yan, di nyo na alam. Puso. Ano nga ba? Diba? Pag tinatamad ka, utak yan, isip yan. Kasi pagka tinamad ka, maraming dahilan eh, maraming nararamdaman, di ba? Pero iba naman yung nagising ka, na hurting ka. Iba yon. Pag tinatamad ka lang, isip lang yon. Pero iba naman yung pagising mo, ayokong gumalaw ngayon kasi hindi kami magkasundo ng upline ko. Oh, utak ba yung puso? Puso naman yon. Nakita mo yung difference? Oh. Kaya kailangan, dalawa yan na inaalagaan. Ano ba yung sabi ng Norto sa Tagalog? Inaalagaan. Diba? Binibaby. Dinedevelop. Pero kailangan maging mature ang puso at isipan mo para magkaroon ka ng perfect na jump start. Hindi pwedeng lusob lang. Kaya ko to. Pero hindi develop ang utak at isip. Mabigat yun. Kasi yan at yan ang sasalo sa iyo. Sa lahat ng pagdadaanan mong challenges, ulitin ko, sa lahat ng pagdadaanan mong challenges bilang isang network marketer, ang tamatatamaan, ang mapapagod, ang gamit na gamit ay ang iyong isip at ang iyong puso. And I guess sa lahat naman ng plano mo sa buhay, ang talagang tinatamaan ang puso at ang iyong isipan. But then again, I'm placing you in a dimension of a very challenging situation, which is network marketing. This is very challenging. Kaya hindi pwedeng lalabas sa bibig mo pag may nagtatanong, madali ba yung ginagawa mo? Alin, network marketing, ano sagot mo kadalasan? Oo naman, madali. Pero pag uwi mo sa bahay, madali ba? That is not being mature. Being mature is telling the truth. What you think and what you feel. Yun ang maturity, hindi edad. Ang dami kong barangada, matatanda pa sa akin eh. Ang dadrama sa buhay. Dahil hindi dumaan sa pag-nurture. Hindi nagmamature. Hindi edad ang ano. Eh dito ang babata ng entrepreneur eh. O sasabihin mo bang edad ang maturity? Di ba? It's more on the function ng utak at puso. Challenge mo dito yung pag-i-invite pa lang. Pag hindi nagtugma ang utak at puso mo, hindi ka na mag-i-invite eh. May lumalabas ka agad sa'yo. Nagiging judgmental ka agad pag hindi ka mature. Linilis na mo pa lang ang pangalan, ginudge mo na yung tao eh. Ninong Berting Santos. Ay! Walang pera tong ninong ko, wag naman.
Detox na yung utak at isip mo, ginatso mo na yung prospect mo. Relate? Tingnan mo yung katabi mo, madalas niyang gawin niya. Pero alam mo ang totoong dahilan? Alam mo ang totoong dahilan pag ginajudge mo prospect mo? Takot ka lang kumausap. Takot ka lang humarap kasi nga hindi handa ang isip. Hindi handa ang puso sa challenges. So kailangan matured ka. Nakalagay naman dyan, no? By this, you will able to develop fast and learn and carry out the right information. Hindi mo kailangan magbasa ng sobrang daming libro. Hindi mo kailangan manood ng iba't ibang klaseng video. Dahil ang imamaster mo lang naman dito kung ano yung sinusulat sa board, kung ano yung nakikita mo, yun lang imamaster mo. Tapos i-identify mo yung need, identify mo yung why mo, identify mo kung ba't kailangan mo to. Simple lang. Ako sabi, nung nagsisimula, anong naging defining factor ko, bakit mabilis na matured ang isip at utak ko? Yung 100,000 na kailangan ko bonbon para sa gamot ng nanay ko. Kaya kahit sino iharap mo, kakusapin kita. Kahit magkabulul-bulul na ako. First stages yun. Hindi ko na perfect yun. Pero mabilis akong nag-mature. Unang-una, apply ko, absent palagi. Ang gandang experience nun. Magpapa-organize. Sabi na apply mo, mag-organize ka, darating ako. 2 oras ng late, wala pa. Ano gagawin mo? May mga tao, magpe-present ka. Lagpas-lagpas yung presentation mo. Pero sa pag-present ka. Sa mga ganun bagay. Pero kung hindi handa po sa mga sabihin mo, uwian na po tayo, pasensya na. Ang natutunan ko sa ganyang experience, ano ba, pinag-organize ka, hindi dumating yung speaker, hindi dumating yung apply mo. Mas magandang problema na yung hindi dumating ang speaker kasi hindi dumating mga invite. Tama ba? Isang dali invite mo, kahit isa walang dumating. Dumating ang speaker mo, ano sabihin mo? O asang bisitahan eh, wala akong dumating. Mas maganda yung problema, huwag na dumating ang apply mo. At yung speaker, kahit bisita mo, 3, 6, 10. Importante, dumating yung bisita mo. And it's your time to shine. Ikaw na mag-present. Kaya kailangan mabilis ang maturity nito. Paano magmamature? Alagaan mo. Huwag mong pababayaang ma-influence ng hindi makakatulong sa negosyo natin. Tulad ng mga tinatawag na dream stealers sa labas. Kadalasan dyan, nanay mo yan, tsaka tatay mo. No offense, man. Ayaw mong galawin ang relationship mo sa parents mo. Pero based on my experience in 15 years, kadalasan ang kontra yung magulang mo pa. Pero wala kang magagawa, magulang mo yan. Pero may mga style tayo dyan kung paano i-convert yan. Kung paano paliwanagan. Kasi tandaan mo, walang forever. Tama ba? Walang forever, kaya hindi rin forever na kontra yan, maniwala ka. Oo, no, pag nagpapaypay ka na ng 1,000, hindi na kumukontra pa yan. Tama ba? Share ko lang sa inyo, meron akong isang na-develop na leader downline sa dating company. Kontra yung nanay niya. Alam mo ginawa niya? Nagtatago siya ng cellphone niya, hidden camera. Binibidyo niya kung paano siya pagalitan ng nanay niya. Araw-araw. Minumura siya, nakabidyo talaga. PI ka, nag-aaral ka, tapos networking power ka dyan. Dinokument niya, walang biro ito. Tanungin niyo yung mga rason, downline nila yun eh. Binidyo. Siguro, hindi ko nakakamali, mga after 6 or 8 months, naging sharer na yung distributor kasi nag-millionaires na, kumita ng million, 6 months to 8 months. Nag-video siya ulit, birthday naman ng nanay niya. Yung box ng product, ang lakas mong insulto ng nanay. Oh, kaya na si Power. Nag-video ha. Nay, regalo ko sa inyo. Kapal naman ang mukha mo, product mo lang ang regalo mo kasi yung product eh, ang box. Pagbukas ng nanay, may 50,000 sa loob. Ako, naibahihit ng nanay.
Tumatalong sa may shot networker na din yung nanay ngayon. Ang ganda na no, pinalabas yung video na yun. Kaya walang forever. Diba? Pero ano naging sikreto doon? Maagang nag-mature yung distributor. Tama ba? Hindi siya nag-drama. Araw-araw pinapakalitan, malamang ikaw, di ba? Oh, saan na naman galing? Sa ano po? Sa training. Sipain ka po. Tandaan mo, ang mga nanay natin, mga magulang natin, naku, matitindi yan, mga ano yun eh. Mga ano yan, mga yan, tawag doon? Mga fortune teller. Yung iba pang magulang, time traveler. Diba, mga magulang sinasabi, papunta ka pa lang. Papalit na ako. Naya na ba, time traveler. Pero meron pa, yung di ba, yung fortune teller, di ba? Di ka magsasaksid dyan. Di ba? Ako, swerte ako dyan. Hindi ko naging kontra ng nanay ko. Kukontra siya, di wala siyang pambilig doon. Wala ko natin sa nanay ko, di supportahan kita dyan. Pero yung dami kong kabatch, ka-crossline, ka-downline, na talagang kakontra ang mga magulang. Yung mga kwento nila, pag sinasabihan na sila ng nanay nila na, hindi ka magsasaksid dyan. Tigil mo yan, sinasagot nila, hindi ako katulad nyo. Ayun, mga failure kayo, kaya may hero tayo. Hindi, ano? Sumo mo ang maturity ko. Pero, ganun yung barkada namin, yung tropa namin. Real talk kami. Real talk. Diba, kaya diba, sa akin, may natanong na, bakit mo ginagawa ang network marketing? Ano sagot ko? May nakakaalala? Pinost nyo pa. O, ano yung sagot ko? Yung tanong sa akin, ba't ko ginagawa ang network marketing? Diba? Dahil gusto ko na putulin ang talikala ng kahirapan ng lolo ko na pinamana sa tatay ko na ang plano pa ipamana sa akin. Net-net nyo. Isipin mo yun? Putuli ng kalikala, ng kahirapan, pwede yung simple. Maturity, mga kaibigan. I had a very strong heart and mind nung ako yung full blast na sa network marketing. Talagang literal, sa salitang may yabang bumangga, tumba. Wala talaga. Pero alam mo yun, kahapon sa araw lang, anong kwento ko? Pag-doktor ang rinirecruit ko. Sino nandito nung sa araw? O, paano ako mag-recruit ng doktor, di ba? Saiwar! Baka may doktor po sa audience, pasensya na. Naikukwento ko lang. Madali ba mag-explain sa doktor ng food supplement? Yes. O, eh, ba't ako nadadalihan? Hindi naman ako doktor. Ang pangalan ko, June Espinosa. Pero dahil ako isa na sa food supplement, may doktor na yung pangalan ko. June Espinosa, MD. Ha? Mukhang doktor. Pero ang tunay, June Espinosa, PhD. Ano yung PhD? Pero hindi doktor. Tama na ba? Ganyan lang yan. Yan, bumangga patay. Hindi, ano sinasabi ko? I have a very mature-minded heart pagdating sa negosyo. Pag kausap ko someone in the medical field, number one rule sa akin, hindi ako nakikipagmatalinuhan. Ano alam mo sa bituan? Ha? Ikaw ba nakapag-incheck ka na? Hindi mo pwedeng bastusin ang mga doktor. Dahil may karapatan silang mag-reject sa'yo. Dahil hindi nila pinag-aralan yung mga damo-damo na yan. Tama ba? Yes. Now, paano mo i-enforce yung belief mo? Kailangan witty ka. Kailangan street smart ka. Hanggang dun lang. Pero kung doktor ka, bahala kayo mag-debate. Kasi sasabihin lang sa'yo ng doktor, sorry, wala akong panahon sa food supplement kasi hindi namin ini-endorse yan. In which cases, gano'n naman talaga. Tama ba? Yes. O, ano sinasabi ko? Kasi sinasabi nila, yung mga food supplement, ang tawag namin dyan, alternative medicine, hindi namin yan ini-endorse. Familiar sa'yo? Yes. O, ang sagot ko agad dyan, Dok, di ba hindi ka makipagmatalinuhan? Dok, pasensya na po ha. Excuse po sa aking ignorance. Pasensya na po sa aking maliit na kaalaman. Ang alam ko kasi, nung unang panahon, nung hindi pa uuso ang mga pharmaceutical, ang pinanggagamot ng tao ay dahon, damo, ugat, sanga.
Pero nung nag-modern day, dumating na mga pharmaceutical, lumabas po ang paracetamol, ang antibiotic, may capsule, mayroon akong tablet. Kaya ang intindi ko, yun po modern day medicine, sila alternative medicine. Tama. Kasi kung sila yung nauna, at may sumunod, siya yung alternate. Tama, alternative. Yung mga tipong ganun, sa ganung level, pag matured ka, you can think of ways para ma-enforce mo yung belief mo. Kasi pag hindi matured ang isip mo, hindi matured ang puso mo, you can easily be grounded. Pag sinabi, hindi maganda yan, wala yan. O kahit sa parents mo, hindi kayayaman, tigil mo yan. Scam yan. Hindi mo, punta ka sa tatay mo. Sabi ng nanay mo, scam yan! Tatay mo, takot! Punta ka sa kuya mo, kuya, sumali ako nito aking, tanga, nanaw ka, piramid yan! Taka sa ate mo, ate, masaya po doon. Eh, siyempre, dinulong ko ka lang, kaya masaya doon. Scam yan! Punta ka sa katulong. Ate, no. Ay, wala ka lang dyan doon. Tapos sa tuta mo. Di ba? Brownie. Bechete na tayo. Wala na, mag-isa ka na lang sa kwarto, isipin mo, oh, nais ka mako. Di ba? Wala eh, kasi hindi mature ang puso at isip mo. So how do you expect to have this jump start? Di ba? Paano mo ma-expect na ma-excite ka sa pang-araw-araw na buhay mo sa networking, hindi ka kapag-mature heart and mind. Are you with me? Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Ano mature dyan? Mukha lang? Kung ang katabi mo, downline mo, apply mo, kaibigan mo, barkada mo, meron pa yung matagal ng pagsasamahan, siguro sa maliit na bagay, may idea ka na kung mature ang isip at puso niyang kausap mo. Tama ba? Yes. Oh. Yung madalas mong kasama, makakita lang ng umiyak sa TV, iyak na rin. Yung mga ganyan, alam mo na ang ugali niyan, tama ba? So, napakagandang pag-usapan if you have a matured heart and mind. Again, anong buod natin? Pag may matured heart and mind ka, madali mo malalaman, magagamit, madedevelop lahat ng mga tools na kakailanganin mo para magsucceed ka sa ganitong kakaibang industriya ng network marketing. Ha? Acceptance, ha? Tanggapin mong kakaiba to. Dahil pag hindi, ang treatment mo dito is just an ordinary na pagkakakitaan. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, kung maliit ang tingin mo sa network marketing, huwag mo na ito. Kasi ang karma digital, maliit din ang tingin sa'yo ito. At pag maliit ang ibinalik sa'yo, nga ka dyan sa baba, lahat ang sports car na, ikaw nagtataksi pa din. Ajib ba? Di ba? Talagang baba ng tingin sa sarili. Ajib talaga. Wala, kita-kita mo, walang maturity talaga. Di ba talaga naman? May biya ibang jeep dito? Sa tapat? Meron. Oh, yung bus, yung G-liner ba yun? Kasi dati dyan yung office ng Espinosa. So forever. So, okay na! So, tingnan mo ulit yung katabi mo, tingnan mo. 2 to 3 months, 1 year from now, ibang-iba na itsura yun. Oh, basta ginagawa ng tama negosyo, kung maniwala ka, highlights, papagupit na naman, mapapago na itsura niyan, papago na yan! Siyempre, pag kumikita na yan, handa tayo. How to nurture? Number one, do you agree? Yes. Pray. Hindi ko, nalimutan ko edit, ano? Ang sinusunod ko kasi dito sa pray, forgive and forget. Nalimutan kong i-edit na naman eh, sorry ah. Dagdag na lang. You pray, you forgive and forget. Love, take care of yourself, be compassionate and believe. Isa-isay natin, pray. Siyempre kanino? Sa taas, o sa baba. I don't know how you call your God, but I believe we have one God. Kung yes. Anong religion mo. Yes. Diba? Kung ang God mo ay universe, so be it. Bahala ka. Diba yung iba nga, daga ang God.
Di ba? Yes. Sumbang country, India? India. Di ba? Daga, imagine mo. Daming daga doon sa lugar namin sa Mandaluyong eh. Eh, kami pala'y napapanigilan ng Diyos. Totoo nga, literal, they're everywhere. Di ba? Ewan ko, pero hindi mo mako, hindi mo mako-question. Di ba? Talagang yun ang ano nila eh. Imagine mo, no? So, doon pala nagsimula ang Ninja Turtles, no? Okay, siyempre, pray. Hindi na lang ko pag-usapan ito. Hindi po ako pastor and I'm not adept with biblical scriptures. Hindi po ako ganun kagaling dyan. Pero hindi po ako how. Kasi believe it or not, ako po'y lumaki sa simbahan. Ako'y altar boy. Believe it or not. So, katoliko, kaso mga may katoliko. Yan, konti na lang talaga tayo. Nanungkot ako ha, nung Pasko ng Pagkabuhay. Kasi po ako, originally from Mandaluyong, pero 5 years na po ako sa Pasig, sa Greenwood Executive Village. So 5 years na po ako living with my, you know, maliit lang naman yun, maliit lang. 5 rooms. Tapos, 2-car garage. Swimming pool. Maliit lang. Nung huling Pasko ng Pagkabuhay, umuwi ako ng Mandaluyong, doon ako nagsalubong. Sa mga hindi Katoliko, hindi nyo alam yun. Sa mga Katoliko, alam nyo yung mga salubong. Nalungkot ako kasi yung church grounds na yun. Nung mga dating panahon, talagang napupuno yun hanggang kalsada. Itong huling ano, hindi na siya gano'n napupuno. Nakapansin niyo, di ba, pati simbang gabi, no? Ang first three mornings lang, no? Wala na, simbang ligaw na kasi eh. Diba? So nakakalungkot, no? I don't know. Pero on the lighter side, marami naman lumalabas ng mga iba't ibang sekta na at least si Jesus pa rin naman yung kanilang lina-lecture, di ba? So, ganun na lang talaga pagtanggap eh. Kasi ako, dumating na rin ang maturity ko sa religion eh. Ulitin ko ha, hindi po ako ganun kagaling sa Bible. Pero dumating na po ang maturity ko sa religion na I believe now, ang pinaka-importante is your relationship to God, not your affiliation to any church. Kasi yung church ang napapandar tao eh. Tama ba? Pero ang puso mo magpapandar dyan yung pinaniniwalaan mo. Mas ano nga ngayon, ipagka nakakasala ako para akong lalagdatin. Noon, baliwala eh. Kasi magbubulong ka lang eh. Father, forgive me for I have sinned. Same sin last month. Sabi ng father, ng pare, okay. Pray again, the same prayer last month. Parang gano'n. Anyway, nabanggit ko lang. Diba, you pray. O mga kapatid nating Islam, mga Muslim, there are 5 prayers a day. Yun yung group prayers or individual praying. Pero I believe, walang bilang. Every time, ako even sa car, magugulan na lang mga kasama ko sa kotse. Bigla akong hahaplo sa aking crucifix. Bigla akong magaganyan, mag-aantada. Sabi ng misis ko, bakit? Nakita ka. Eh, nasanay na sila. Pati anak ko, pag nakita yun, tutupang pen. Dati ako din. Kasi, parang, ewan ba, sa itong siguro nakalipas ng mga, almost 10 years. Pagka may time na parang may flashing ako na I need the guidance or presence, eh, sa laging Katoliko ko, the fastest presence I can have is yung mag-sign of the cross. Di ba? Hindi ko alam, iba hindi nagsasayang ako, siguro na dudura ng halo. Dawag sila halo, mabait ako. So, depende sa'yo. So, how to nurture? Ang puso't isipan, you? Pray! Ako, anong first line pag nagdadasal? Ako, ikaw, anong first line? Ako, first line ko, forgiveness muna bago thanks. Ha? Para mag-mature yan. Next, hindi ko natin nalagay, forgive and forget. Mahirap
gumising araw-araw na meron kang mga baggages. Kailangan i-release mo yan. Sir, sariwa pa. Kagabi lang kami na break. Alin ang sariwa pa? Oo, wala akong binabanggit. Pero I like the way you think. Ano lang yan? Forgive and forget. Ako mismo mga kapagsabi, mahirap mag-forgive and forget. Mahirap. Mahirap talaga. Pero mayroong isang sekreto dyan. Kailangan mati-focus ka. Mati-focus ka dun sa nagbibigay sa iyo ng pain. O nagbibigay sa iyo ng problema. Kailangan mati-focus ka. Kaya aswerte ka dahil nasa ayaw ka. Alam mo bakit? Kung ang problema mo nasa bahay, aalis ka lang. Pupunta ka lang dito. May iba na agad ang paligid mo. Madi-focus ka na sa problema. Mag-focus ka na agad sa pangarap mo. Yun lang gawin mo. I-focus mo sarili mo sa nagbibigay sa iyo ng pain o problema. Ang daming paraan. Diyos ko naman, sundutin mo mata mo. Aaray ka, babatago na yan. Titipin mo, daliri mo. Alam mo, physical, ito ha, mga medical na tao. Nung ako bata, high school, yung gumawa experience yung pinakamasakit na ipin ko eh. High school. Hindi ko makakalimutan dahil talagang matindi yung nangyari sa akin. Masakit. Doon mga 3 days na. E pumapasok ka, di ba? Ang init ng ulo mo. Hindi ka makapag-concentrate. Ang sakit talaga. Isang araw, uwian. Uwian, siksikan eh. High school, siksikan. Naitula ako. Siguro dalawang step na lang ang hagdan. Madali salita, na talisod ako. Eh sa sobrang protect ako sa ngipin ko. Dahil pag nabangga, di ba masakit? Nakaano ko yung ngipin, nakaganyan yung bibig ko. Nakagat ko yung dila ko. Yung dila ko, nahiwa. Na-experience yun na yun. Nahiwa. Siguro maliit lang naman, mga wala namang, siguro maliit lang. Pero nahiwa, dumugo eh. Pumunta akong clinic kasi papaano ko. Alam mo ha, nagulat ako. Nawala yung sakit ng itin ko. Eh, totoo. Walang biro to ha. O, yung mga medical dyan, paliwanag mo yan. Nawala yung sakit ng itin. Talagang wala kahit ganyanin ko. Kasi nalipat doon sa sa hiwa. Walang yan, yun naman ang namaga. Ang hirap din. Kaya hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan. Pero ano na lesson learned ko doon? Yung pag-focus. Kailangan talaga mapalitan eh. I-focus mo sa iba eh. Grabe lang yung nangyari sa atin. Pero hindi, totoo yun. Imagine mo, 3 araw kung pinong problema. Isang tagat lang pala ng dila. Ang ganun problema. Diba? Kaya pagka ikaw may gano'ng kagatin mo lang. Kagatin mo sarili mo. Diba? So, forgive and forget. Love, siyempre. Diba? Every day, hindi pwede wala kang... Hindi po pwede hindi mo maramdaman ng love. Especially kung nag-ayaan ka. Isa lang sigurado ko dyan. May mahal kang tao. Buhay pa magulang mo? Mahal mo ba magulang mo? O, enough reason yan. Para mag-mature ang puso't isipan mo to do the business right. Yung iba, maraming tinatanong, sir, ano ba magandang motivation? Kung buhay magulang mo motivation mo. Kung may mga anak ka na, eh, mas lalo matindi motivation ng mga anak. Yung asawa, eh, hindi mo naman kaano-ano yun eh. Yung mga anak mo yun eh. Joke lang. Eh, kayo mga babae, lalakas yung tumawa, pero totoo naman, di ba? Pag-boyfriend, talagang tindi ng alaga nyo. Di ba? Sweetheart, huwag kang lalayo. Pag may anak na, nakusdo ka. Asa naman ako? Anak ko lang eh, di ba? Totoo. Ganyan kayo. Kami mga lalaki, hindi kami ganyan. We are bound to be sweet to everybody. Dahil pag sa anak ka lang sweet, ano sabi ng misis mo? Hindi mo na akong mahal. Yung anak na lang natin, mahal mo. Ano mga ganyan? Mas,
ko ba ito? And okay ba kasi tayo? Okay ba talaga tayo ng metabolism? Example. Pagka mga misis magpapaalam, sweetheart, pumunta kami ni Marin Jennifer sa mall. Ano sasabi natin mga lalaki? Ingat. Okay, ingat, enjoy. May budget ka ba? Tama ba? Lalaki, magpapaalam. Ang gawa na sumi. Hindi nga ganun. Di ba? Pumunta kami ng mall ni Pani Robert. Bakit? Yung kasunod yun. Ano oras ka uuwi? Sino kasama mo? Hindi, si Robert nga. Kasi imi-meet namin yung kumari niya. O, babae yun. O, na may kasama yun yung babae na sa'yo yun. So, partner-partner na tayo. Totoo. Oh, Diyos. Kaya makakaiba talaga tayo ng... But at the end of the day, we need to love each other. Ano kaya para mag-mature ang puso mo? Take care of yourself! Paano? Paano yung take care of yourself? Paano? Alisin mo lang ng pabiga. Diba? Lahat ng hindi nakakatulong sa'yo, ignore mo. Sir, ang nagpapabigat sa akin, downline ko. Ano ba gagawin ko? Ignore mo. Ignore mo yung mga ginagawa niya na nagpapabigat, hindi yung person. Yes, ma'am? Diba? Siya, pasaway talaga eh. O di, ignore mo yung pagiging pasaway. Basta ikaw, play your role as an upline. Keep your downline updated. Lagi mong ini-invite. Lagi mong kinukommunicate. That's your role. Kung talaga matigas sa ulo, hindi mo naman trabaho kasi yan. Hindi ka naman naging upline para maging disciplinarian eh. Tama ba? Tsaka tandaan mo, kahit marami kang problema sa downline mo, hindi naman talaga problema yan. Bakit? Kasi maghahanap ka pa rin naman ng mga iba pang downline. Tama ba? Kaya sabihin mo, yung lahat ng downline mo perfect, mababait lahat. Regardless, maghahanap ka pa rin naman ng iba pang downline. Tama ba? Kaya alisin mo yung mga burden na ganyan. Problema ko po, ano eh? Problema ko, sarili ko. O, di ignore mo yung sarili. Di ba? Ano dapat gawin? Kagatin ang? Di focus mo yung mga problema. Take care of yourself. Pagka ikaw kumikita, taking care of yourself is putting the worth of your money kung saan nila, saan mo gagastos sa'yo. That's one way of taking care of yourself. Halimbawa, kung waldas ka lang, yung walang patutunguhan, gastos, sine, bisyo, bagong iPhone 7, hindi naman kailangan, hindi mo tinetake care ng sarili mo kasi pinapagod mo yung sarili mo. Hindi biro yung ginagawa mo rito. Kikita ka, 50,000, pero ang gusto mong bilhin, nasa 100,000. Ano gawin mo? Utang. It's not taking care of yourself. Parang ganito, pag ganun ang practice mo, pinapagod mo ang sarili mo sa networking nang walang kabuluhan. Are you getting my point? So, taking care of yourself is putting value to yourself. Putting the worth sa lahat ng pinaghihirapan mo. Diba? You buy things na talagang relevant at kailangan at nagpapataas ng value mo. Hindi yung nagpapababa. Material things, I would say. Yung mga sobrang material, yan yung magpapababa ng value mo. Lalo na kung hindi mo kailangan. Marami akong kilalang mayayaman, simpleng-simple lang mapuporma. Kasi totoong may pera. Tama ba? No offense, man. Yung walang pera, yan pa yung mapuporma ka lang eh. Nung ako yung nagsisimula mag-impliyado, ang pangarap namin, Makati. Dapat sa Makati lang makapagtrabaho kasi lahat dyan nakakurbata. Ay, na-experience ko, totoo naman. Totoo talagang payabang ngayon, napaganda ng kurbata yun. Pag bagong sweldo, pag pumasok ng McDonald's yan, I want that. This and that. Pag malapit na ang kitsera sa tapusan, ang luluwag na ng kurbata yan. Imbis na Jollibee yung punta, sa Makati ang dami doon, sa Estrella, Jollibee. Jollibee. Oh, malang tupo. Diba? Gulay. Kalati lang, kalati mo. Gulay na lang, kalati mo. At
Kamayan ako ng Diyos ko. Ayaw ka na po ako, korma. Alam mo, darapin yung kormahan mo, bank account mo. Yan ang kormahan mo, bank account. Patabain mo yan. Dahil masarap matulog ang tao may savings. Ako. Di ba masarap matulog ang tao may savings? Ano ba? Kasi pag wala kang savings at merong singilan, ano'y tsura mo? O, nakakita ka. Malayo ka lang. Ha? May pulupot sa ulo. Nakakabahan ka na yun. Pag wala ka. O, tapos mga apelido niya, si Sing. Grabe yun, no? Tao yata sa India, puro Sing ang apelido eh. Nung araw, panakot sa atin ng nanay niya. Ang kulit ko eh. Oy, bibigay kita sa Bombay ha. Huwag ka maliko. Lumipas ang maraming panahon, malaki na ako. Ako na nalala ako. Ma! Magtago ka na, nandiyan na ang Bombay. Baliktad na. Baliktad na. Diba? Kasi pag wala kang savings, number one, hindi ka makatulog. Singilan na bukas, enrollment na bukas, di ba? O, wala ka pera, hindi ka matutulog. Lahat na ng Diyos ko, sa loob, di ba? Mga salita ko, sa palda ng Diyos ako kukuha ng, di ba? Hindi ka na makatulog. Pangalawa, ano pang problema? Hindi ka makakain. Wala kang panlasa. Dahil libo utang mo, libo-libo, parating ay maliningil. Kahit bigyan ka pa ng kalderetang baka, masarap ba kalderetang baka? Masarap yung mamang ng konti, di ba? Yung tipong isang kilo yung baka, yung sili, tatlong kilo. Ganun ka na lang. Pero dahil wala kang pera, hindi mo malalasahan yun. Ganun na. Pag sumusubukan, lalo, alam mo, pati natin ka pa sa kilo, malapit na yung oras ng sili na, pag wala kang pera, nararamdaman mo. Pangatlong problema, ano, hindi ka matulog, hindi ka makain. Naku, ito yung matinding problema, hindi ka matain. Bakit? Wala kang kirain. Tama ba? So, nakaupo ka ngayon. Nangihintay ka na ng oras, kakatok na, do-doorbell na yung maniningin. Ano yung tsura mo? Ha? Gusto na lumabas, bumabalik. Ano po, you're not taking care of yourself. Pag wala kang value, wala kang worth sa pinagtatrabahuhan mo, sa pinaghihirapan mo. Bottom line, taking care of yourself is make your bank account buffy or beefy. Kailangan malaman. I don't know yung amount na target mo, pero para sa atin, ample amount to cover everything that you need. Kasi masarap matulog ang may savings. Sino may mga anak na nag-aaral? Magastos, di ba? Araw-araw lalapit, baon. Pag wala kang pera, paing ka dyan. Baon ka dyan. Pero pag may pera ka, gabi pa lang, naka-ready na yan. May note ka pa, take care, anak. Di ba? I love you, babe. Di ba? Eh, pag wala kang pera, di ka nga uuwi. Bakit di ko mo eh? Hindi na baon yan ako. Mali, wala akong bibili. Iba pagka may sino may ref sa bahay, refrigerator? May laman naman. Kasi ako dumaan ako sa punto nung hindi pa ako nag-water. Ang refrigerator namin, punong-puno. Hindi! Yung labas. Naka-magnet. Disconnection notice. Patawag ng barang. Utang sa tindahan, yellow pad, pati yung papel ng sigarilyo, para, oh, utang. Kumaway ng buwan. Di ba? Now, we're not talking about just money. Nagkataon lang na, wala eh, kailangan mong pambayad eh. Tama ba? So, taking care of yourself is giving peace of mind. And hindi tayo nagiging material. Pero the greatest peace of mind na pwede mong ibigay sa sarili mo, yung may savings ka. Dahil pag wala kang savings, mga kaibigan, pag may nagkasakit sa pamilya, saan mo ba dinadala? Saan mo dapat dalhin? Pag may sakit? Oh, magastos o mura? Magastos. Anong gagawin mo? Wala kang pera. Maghanap ka ng ano?
Kasi gusto mo simpleng gastusan, simpleng buhay. E wala mo makikita ang hospital na kalagay na simpleng hospital para sa simpleng buhay. Ano? Walang ganyan eh. Nakalagay emergency ang lalaki ng letra niyan. Pero pag wala kang pera, ay wala. May pagdada ako nun. Tumawag yung asawa. May lagnat yung anak natin. May dalawang pera. O di ano na lang, kumuha ng timba, mainit na tubig, dalawang kutsarang Vicks. Dalawang, yung Vicks, vapor up. Ihalo daw sa mainit na tubig, yung vapor, ikulong daw sa kumot, yung bata, para ma-relieve. Magtapos sila mag-usap, gusto kong bugbugin yung mga. Pero wala, hindi mo makukuha sa walang pera. Diba? Kung may pera ka, ganun ba advice mo? Sa akin nangyari. Nasa Davao ako, 5 a.m. tumawag ni sis ko. I think yung anak namin no, mga 4, 5 years old. Sabi niya, ha, may lagnat si Aaron. Sabi mo, ilan? 37.8. Hindi naman lagnat yun, eh. Sina. Sabi ko, 37.8. O, dali mo na sa hospital. Huwag mo nang pabuti yung 38 yan, sabi nung ni sis ko. Hindi pinapalam ko lang sa'yo, masyado ka naman ang pang... Dalin mo! Hindi naman tatanggapin. Pag hindi tinanggap, sabi mo, magwawala ako doon. Tanggapin niya. Babad gano'n kaya ba? Kasi may pera. Kahit exaggerated yung kwento ko, yun ang naglalaro sa utak ko. Dali mo agad sa hospital kasi may pera. Hindi naman totoo na yung tanggap mo. Wala na yun. Pero yung buod ng storya doon. Matapang yung misis ko eh. Pero ang buod ng storya doon, I have the idea, dalhin mo, kasi may panggastos naman. Pag wala mong panggastos, hindi lalabas sa bibig mo yun. Ha? May love na? Sige, repeat after me. Our Father. Totoo, totoo. Pero pag may pera ka, ganun nga agad ang ano mo, emotion mo. Dalhin mo na yan, huwag mo na pagtagalin. Tama ba? And that's one way of taking care of yourself. And that's, that will give you a mature heart and mind. Kasi you're ready to face challenges in life. Now, sabi niyo ba, mali lang ba ang kasagutan? Well, the Bible says so. Diba? Nasasabi din lang sa Bible yan. Answer? We're not talking about tawag dito, yung pag-akyat mo sa langit, yung pag-save sa'yo, na kailangan mo ng pangsahe, pera. Diba pagdating sa pinto si San Pedro, o pangabog nyo, hindi pwede. Hindi yun ang pinag-uusapan. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung use ng money hanggat nasa lupa ka. It will answer everything. It is in the Bible. Do you agree? Yeah. Kaya take care of yourself. Ano pa? Dagdagan ko pa itong taking care of yourself. Adding value, bigyan mo ng halaga ang personality mo. Networker ka, boys, tasamay, mahilig sa gimmick, mahilig sa inom, mga ganyan, wala na yan, alisin mo na yan, trap mo na yan. Hindi maganda makita ka na nasa inuman, hindi maganda makita ka sa, kapaturuan na. Diba? Hindi mo maganda, okay na mong medyo socializing drinking. Pero kung nasa beer house ka dyan sa Cubao, dyan ka sa Ross Boulevard, yung mga matitilim, tapos biglang tuk-tuk eh. I would like to bring a happy, happy birthday to John on table 17. And announcing tonight's latest drink is only 150 pesos. Come on, boys, drink now. Pinagdaanan mo kasi lahat. Ako yung i-introduce. And that's taking care of yourself. Wala na, boys, pasensya. Hindi na talaga pwede. Lalo mga babae, baka nag-gamer pa. Wala na, kasi it's adding value. Again, we're in the business of, di ba, handling money. So, value po yan eh. Value mo yan. Anything you use
na maliit ang pera mo, it's cutting off your value. Character ang tatamaan sa'yo. Walang maniniwala sa'yo na importer kang matino. Diba? Naku, dito na babanggitin. May isang kumpanya, sikat na sikat ang mga top earner na papagandahan ng baril. Araneta ko yung CEO, isa sa mga managers niya naging barkada namin kasi madalas kami mag-event yan eh. Tama ba? So nakakwentuhan ko yung isang manager dyan. Yung company daw yun, pag nag-event sa Araneta, problema na nila. Sa gate pa lang, dahil yung mga top earner, may special entrance yan, di ba? Talaga may booth sila doon, surrender yung firearm. Grabe yan. Value yan. Naging millionaire lang sa networker, networking, di ba rin baril ka na? Di ba? So, pagka gano'n ang sasalihan ng anak ko, paparecord ko ba yung anak mo? Hindi, dahil siyempre, imbis ang pangarap ng anak mo, makabili ng bagong TV, baril ang pangarap. Di ba? Okay, yung siya-apply, kailangan makintap din. Di ba? Hindi ko nababanggitin ko ng kumpanya. Ano mo mong binabanggit ah? Nababanggit ba ako na? Ang bihira. Number one. Buti nga, hindi ko nakagamit yung pagiging Espanyol ko, Espinosa ako eh, di ba? Uno, dos, cuatro. Di habla Espanyol. Por qué? Si. 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 Bye. Di ba? Mas na yun. Dito, iba. Dito dapat, iba. Dito, sama ng bisyo dito, sports car eh. Kasama ng bisyo, sports. Nagigising tuloy yung ano, yung aking natutulog na kahiligan sa kotse. Ayoko na eh. Tinatamad na ako eh. Sorry ha, sa mga wala pang sasakyan ha. Pasensya na kayo. Kasi nakakalimang sasakyan na po ako eh. Kaya ano-ano na ako. Kutat-kutana. Tapos pero dito nakita ko yung mga sports ko. So, parang bagong sa akin to. Alam mo lang, kotse ko pang matanda eh. Expedition. Be compassionate. You will be a leader of different people. Do you agree? Iba-iba ang background, iba-iba ang ugali, iba-iba ang pinanguhugutan, iba-iba drama sa buhay. Kaya, para mag-mature ang puso at utak mo, kailangan compassionate ka. Hindi ka pwede kontrabida ng buhay ng mga tao, mga kasama mo rito. Kung ano ka sa labas, pagdating mo dito, dapat plain and simple. You level off your thinking. Distributor ka. Nagkataon lang, apply ka. Nagkataon lang, top earner ka. But then again, at the end of the day, ang papel mo ano? Distributor. Nagka-ranking ka lang. Napopromote ka, tumataas ang income mo. Pero dapat, you stay your feet on the ground. And that, sa way na gano'n, you will be compassionate to the people na mga makakasama mo dito. That's one way of nurturing your heart and mind. Hindi mo sinabi na hindi mo enforce yung pagiging apply mo. May mga tamang timing dyan. Pero ito tanda mo ha, pag ikaw nagre-resulta, lumalang HIV mo, nakakaroon ka ng sasakyan maganda, without you opening your mouth, alam na ng tao yan. Hindi mo kailangan iguldun. Tama ba? Anong i-dip-dip? Yung tipong iyayabang. Pero kung sharer ka, ibang kwento yun. Hindi naman pag-iyayabang yun eh. Sharing yun eh. Tama ba? So, being compassionate is, bawa, itong downline mo na to, hirap na hirap sa buhay. Eh, ikaw ang cheque mo, palis na palis sa'yo, 50 mil, linggo-linggo. Paano ka makikito mo sa tao ito? Hindi yung 50,000 per week na ugali yung pakikita mo. Yung pagiging compassionate mo. Tatapatan mo yung needs niya, yung emosyon niya, to the level na apply ka. Hindi para ibaba siya, kundi para siya ang iangat mo, pupunta sa iyo. Hindi yung drama na, uy, ang hirap ng buhay niyo. Di ba? Gayahin mo na lang yung mga kadamay, ang agaw ng bahay. Hindi nga, hindi compassionate yan. Di ba? Anong compassionate? Sister. Kung ano man meron ako ngayon, this is just a finished product lahat ng pinagdadaanan mo.
Yung mga pinagdaanan mo, ganyan-ganyan din ako noon. Nakikita mo ngayon, pelikula na, pero yung shooting, hindi mo nakita yun. Ikaw yun, nagsushooting ng magandang pelikula mo ngayon. Yung mga pinagdaanan mo, alam na yung hirap na yan. Ayun, being compassionate. Diba? Hindi yung apply ka, oh, ikaw. Diba? Tama. Paano kaya ayaan? Yung mga ganyan. Paano kaya ayaan? Yung tamad-tamad mo. Wala na. Hindi na nagiging compassion. But talaga, you reinforce and being applied by sa ibang mga module ko, sa ibang mga training ko, sinasabi ko nga, di ba, you should be a manager of the learnings ng tao mo. So, na-manage mo rin yung mga knowledge and skills ng tao mo. Iba ang aspect. Ang topic natin, heart and mind. No choice. Are you with me? Yes. Okay, malapit tayo magtapos. Believe, siyempre, malawak to. Sino ko na dapat paniwalaan? Siyempre, bukod sa Diyos, nauna na yan. Paniwalaan mo ang sarili mo. And then, paniwalaan mo ang company. Paniwalaan mo ang produkto. Paniwalaan mo ang compensation plan. Everything that goes around your I am life, kailangan pinaniniwalaan mo. Hindi ka dapat rocker. Hindi ka dapat kontra. Oh, Singapore, trip to Singapore. Laan mo magandang sa Singapore. May mga ganyan. Kontra. Oh, hirap naman ang requirement. Kapagod. Mga kontra, may mga ganyan. Dapat, hindi ka ganyan. Pag may nakita ng promo, dapat accepted mo, di ba? Member ka eh. Industry ang pinasukan mo, abnormal eh. Dahil pag nakita mo, yes, talaga, sasama ko yan. Trabahuin natin yan. At dapat totoo ah, hindi lang salita. Hindi lang salita na matuwa lang sila. Ikaw, ihip mo ba yung Singapore? Yes, I'm fine! Pero sabi ko nung isip mo, wala sa buhay mo. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan totoo din. Ha? Eh, kasi bali wala yung belief mo eh. Kung hindi ka totoo. Di ba? Ilang beses ka na tinanong. Sino gusto maging milyonaryo? Dalawang pa may pati na taas mo. Hita ni Singapore. Ayun, hirap eh. So, hindi ito ma. Diba? So, again, value character ang nababawasan sa iyo. Are you with me? Yes. Okay. That's the way para in-order ang puso ni Sina. Andar tayo. Second step, be a leader of quality. Yan. Masaya natin. Lahat pa, pakibasa. A person that does not look at money, we should keep up with more on time and people who have spent it. Keep a well-balanced relationship. Yeah. Second step, be a leader of quality. Kadalasan ang nadidinig nyo, ano ba mga quality ng leader? Tama? Pag sinabi quality ng leader, you will be talking about adjectives, superlatives, yung mga ganyan, di ba? O, ano ba mga quality ng leader? Honest. Yan. Ano ba? Optimistic. Ano ba? Trustworthy. Ano ba? Hardworking. Yan. Mga quality ng mga leader yan eh. Di ba? With dignity. Yan. With transparency. Ha? Lahat yan, aking Duterte din eh. Di ba? Pero PIT lahat, di ba? I hate drugs. Di ba? Mga ganun yan eh. So, lead, ang tawag doon, pag pinag-uusapan, ang adjectives, quality of a leader. Pero ito, ginawa natin, be a leader of quality. So, ibig sabihin, lahat ng maiisip mo ng mga magandang quality, you should be leading it. Nagigets ba? Ulitin natin. Honesty. Ano pa? Magbigay ka. Honest dapat. Ano ba? Responsible. Ano ba? Hardworking. Lahat ng naiisip mo na yan. Pag yun, nasa'yo, ang tawag sa'yo, leader of quality. Pero pag wala sa'yo doon, off-topic ka. Quality of a leader lang pinag-uusapan. Pero once lahat ng quality ay nasa'yo, ang tawag sa'yo, leader of quality. Hindi sinasabi yan. Kinagawa at makikita naman ibang tao. Are you with me? Huh? A person that does not look at money, you should be counting more on time and people you spend with. Keep a well-balanced relationship. How to keep a well-balanced relationship? Just be a leader of quality. Kailangan nakikita sa'yo. Ginagawa mo. Nararamdaman sa'yo. That's the second step. To mature, to nurture and mature. Okay, let's move.
First step, build and inspire. Yeah. Network building means, number one, develop yourself first. Number two, be a master of something. Be responsible. Think big, think wide, and think big. Be your network. Kadalasan, pag nadidinig yung network building, technical, anong naiisip mo? Kailangan magparami ng tao. That's a technical meaning and technical term, network building. Pero, beyond the idea of network building, successful people believe na ang network building ay ikaw. Bago mangyari ang pagdami ng tao, ikaw muna. Why? Because your network is you. Gusto mo bang ganun o ayaw mo? Kasi kung papayag ka na ang network mo ay hindi mo katulad, ewan ko kung kaya mo i-lead dyan. Hindi ko alam kung paano mo i-lead dyan. Parang presidente ng Pilipinas, dapat Filipino. Papayag ka ba presidente ng Pilipinas, Indiano? Kasi paano yung sasabihin, my people is me. Eh, makiba kayo ng kultura. Iba nga salita niya eh, magiging. Are you okay? Yes. Are you hungry? No. No, magulo eh. Diba? Naligo ka ba? Sometimes. Diba? So, ganun din sa network building. Lagi mo tatanda ng ruling dyan. Your network is you. And you is your network. Kaya dapat ikaw muna. Sino masipag? Taas ang kamay. Masipag. O gusto mo ba daw na yun? Mga tamad? O sino tamad? O eh, maghanap ka rin ng mga tamad. Diba? Ikaw yun eh. Ang network building magsisimula sa iyo. Develop mo ang sarili mo. Sa mga dating training mo, ano sinasabi? Malawak itong pagde-develop ng sarili. Kailangan malalim na pag-intindi. Be a master of something. About what? Network marketing. Kung magaling ka sa presentation, be a master of the presentation. Magaling ka sa prospecting, inviting, be a master of prospecting and inviting. Siya, pwede bang lahat i-master ko? Try mo! Kasi walang perfecto. Pero you can try. Bakit ba? Wala mga award sa'yo. Magaling ka na mag-invite, magaling ka pa mag-present, magaling ka mag-close. Lahat na. Di pag na-perfect mo, di pagdating ng panang ikaw ang Panginoon ng mga networker. May reburto ka dyan sa 3 years. Walang mo lang mga mapagsabi, hindi ako para sabihin, hindi mo kaya yan. Tama ba? Kaya wala pa kasi, wala pang perfecto na networker. Kahit na mga naging multi-millionaire, may mga imperfection din. Kami mo, ako, even the 5 promises ng network marketing, nakuha ko na lahat dyan, imperfection, walang perfecto. Kasi kung perfecto ko, baka hindi lang 5 nakuha ko. Tama ba? Eh, 5 lang naman yung pinapangako eh. Dagdagan pa, come on, bring it on. Diba? Or ganun lang yun eh. Eh, ano yung 5 pangako? Baka nakakalimutan na. Number one, ano? Time? Freedom. Financial? Freedom. Sariling, bahay lupa o property. Diba? Ano? Millions, savings, and travel for free. Yan lang naman para walang network marketing. Kung meron pang iba, dagdagan na nila. Bring it on. Subukan natin. Diba? Ano? Dagdag na asawa? Dagdag na ano? Wala. Wala naman ganun mga pangako network marketing. Tama ba? Eh, 5 na yan. Kahit makuha mo pa yan, you can never claim that you're perfect. Meron at meron pa pang imperfection. Sigurado yan. Walang perfecto, Diyos lang perfecto. Kung ang Diyos ang in-networker, ay ako. Wala, kulela tayo lahat. Affirm mo. Diba? Ang galing nga mag-recruit, di ba? Si Jesus, oh. Doon si kagad ang downline. Kay Judas nga lang. Kung sino pa yung treasurer, siya ang Judas. Di ba? Talagang ganun. O, ngayon. O, 2,000 years ago na. O, di ba? Buhay ng buhay pang networking niya. Di ba? Nakikinabang mga kalbo sa Roma. Ganun lang yun. They are master of something. So, identify mo strength mo and develop more. Identify mo yung mga weaknesses mo, you work on it para ma-develop din. Ano pa? Be responsive to be responsible. Ano ibig sabihin yan? Pag may sinasabi ang guru ko,
dapat iniintindi mo. May sinasabi daw ngayon mo, dapat you listen. You listen, you take the chance na masagot mo yung mga concern niya. Diba? Kasi it will help you develop yung pagmamature ng puso mo. Kasi tanda mo, somewhere along the way, yung concern ng downline mo magiging concern mo rin. Hopefully, mauna ka. Kasi pag nauna kang nakaka-experience, napakadali mo nang itulungan yung mga, or kausapin yung mga susunod na sitwasyon. Okay. Think big, think wide, and think deep. What do you mean by think big? Dapat negosyo ang tingin mo. Malaki. So you always go for the gold, or go for the platinum, or go for the win, madaling salita. There are options, kaya nga tinawag na options, and choices. But then again, I'm giving you the choices, I'm giving you the option to think big. Think wide. Sino taga Quezon City? Dapat meron kang downline sa Bulacan. Sino taga Cavite? O dapat may downline ka sa Metro Manila. Or paurong pang gano'n. So, you think wide. O sino Pilipino ang nasa kamay? O dapat may downline kang foreigner. You think wide. Diba? Ang dali mag-networking ngayon kasi merong social media. Nung panahon namin, beeper lang, late pa. Ewan ko, kailangan nyo yung beeper. Ibibit ka ng 9 a.m, darating 1 a.m. na. Ay, 1 p.m. na. Wala na, kaya sila na yung usapan. Diba? Hindi ka tulad ngayon, text. May Messenger, may Instagram, may Facebook, lahat na. Pag nag-set ka ng meeting bukas, 9 a.m., masarap ang tulog mo. Pag gising mo ng 7 a.m., makikita mo kung pag-cancel na. Magte-text na, you can't make it, di ba? Hindi ka tulad dun. Ako, talagang pupunta ka pa rin sa venue nyo. Tapos dun mo na malalaman na cancel. Pag hindi, dumating. Inabon nyo ba yung ganong sitwasyon? Siguro ito yung ano, ano ba ang term sa inyo? Millennials ba? Pagka 90s pinanganak, pataas? 20s. Ano tawag doon? Millennials. Sino mga pinanganak ng 90s? 90s pinanganak. Oh, yun, malulungkot ang buhay na hindi nakapaglaro ng jolen niya. Ng nakapaglaro pa kayo niya. Mabuti naman. 90s ka na pinaglaro niya. 2000 something na. O baka naman sa computer yung nalilalaro yan. Ako kasi 70s ako. So I grew up mid-70s, 80s. Pagdating ng 90s, andyan yung development. Eh. Pero mga batang 80s, ay naku, grabe. Mga pinagdaanan namin. Talagang lang sa kalsada yan. Patintero. Lalo na pag yung babaeng crush mo kalaro. Pag-harap sa iyo. Taguan. Style namin nun, sa kalsada, magtataguan. Pagka paglalaroan namin yung taya, uwian na. Lalo sa paggabi, Gabi, no? Ayan na, makinig mo, sisigaw mo, galit na galit. Kaya na mag-aaral, wala na rin yan. Hindi naman papakita sa amin, nabuhuli na. Ano na ginagawa nito? Mahanap siya ng agot, nabuhuyan na. Yan ang mga batang ano, 70s and 80s, no? So, ang mga panahon namin, Voltes 5. Yan! Tarantantarant! Hell yeah! Tindik! Ano yung sabi na tindik? Sino ang nasa medical field? Oh, dapat mag-recruit ka ng mga engineers. That's thinking deep. Sino ang empleyado? Nasa kamay? Oh, mag-record ka ng mga tambay. Speaking deep. Sino mga tambay? Oh, mag-record ka ng politiko. Speaking deep. What do you mean by thinking deep? Going out of your comfort zone. So, think out of the box. Diba? Use your advantages. I don't want to put more emphasis on your advantages. Ikaw na lang alam yan. Bigyan na lang ng sample. Pag doktor nag-networking, siguradong patok. Pero may bumasa na dyan. Mayroon kami na-develop, grade 5 lang.
ang natapos. Pero mas marami pa ang kinikita sa doktor. So kung hindi ka naman grade 5, hindi ka rin naman doktor, nasa gitna ka. Tama ba? Walang excuse. Walang excuse. Kinaya ng grade 5. Hindi nga makabasa ng English, paano mag-present? Simple lang. Hahawakan niya lang ng reading material, brochure. Ibibigay sa prospect. Eh may aral yung prospect na sabi niya. Ikaw na magbasa, mas maintindihan mo yan. Maganda ba? May mga tanong ka ba? Dali kita sa office. Magtatanong ngayon doon. Cross-line, masa-apply niya. Kasi na-develop siya. Grade 5 ang natapos. Ngayon, may bahay, tatlong floor, apat ang sasakyan. Hindi bumababa ng 500,000 monthly. Grade 5. Ikaw, may diploma ka. Naka-display pa sa pader niyo. May mga medal ka pa. Si San Lamo ngayon yan. So wala na. Wala nang excuse po. Ang mga taong kumapasok sa network marketing, wala nang excuse pag hindi nag-succeed. Marami akong nakausap, hindi nag-succeed. Isa lang ang dahilan, nag-quit. Hindi bale, kung nagsarado yung kumpanya, understandable yun. Tama ba? Ang hirap na ron, hataw ka pa rin, sarado rin yung kumpanya. Diba? Ang sinipag mo ah. Anong company mo? Sarado na ron. Walang ganon. Pero kung ang company nandyan, buhay, tapos ikaw magkukwit, lowest form ka. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tandaan mo ako. Sabi mo, tandaan mo. Pag na-quit ka, lowest form ka. Mabuti pa yung missing link, hinahanap. Dahil may halaga, ikaw wala. Totoo yun. Existing ang company, magkukwit ka, ano dahilan mo? Tamad ka kasi. Ayaw mo sabihin, B.O.B.O. ka. Dahil wala naman taong B.O.B.O. eh. Wala talaga. Meron lang tamad. Parang mag nag-aaral ako, mas magaling ako gumawa ng kode ko kaysa mag-aaral. Hindi ako B.O.B.O. Magaling ko nga gumawa ng kode ko eh. Ano ba? Tamad lang talaga ako mag-aaral. Correct or correct? Oo naman, Diyos. Wala akong bobong tao. Wala. Meron mang-mang. Yung hindi talaga nakapag-aral. Diba? Yung bobo kasi, insulto yun eh. Yung mang-mang, karakter yun. Pag mang-mang ka, may dahilan, hindi ka nakapag-aral eh. Pero nakapag-aral ka, hindi mo ginagamit, ang tawag doon, bobo. Kasi nga, tamad. Tingin mo yung katabi mo, tingnan mo, patinigin mo, bobo ka, tamad. So, tamad ko lang. I get in my point. Yes. You have to think deep. Hindi pwedeng tambay ka, tambay lang i-re-report mo. Doktor ka, medical field ka, hindi. O ito, challenge. Sa street nyo, sa lugar nyo ngayon, sa bahay nyo, sa lugar nyo, ilan ang negosyante? Ano mga negosyante? May tindahan. Tama ba? Lahat may negosyo doon. Kinausap mo na ba? O, nanginihintay mo. Matadagay yung tatlong letra ng ayam. Saan ka magre-recruit? Oh, sa kalsada nyo, meron ba klinik? May doktor? May nagki-klinik sa street ninyo? O sa katabing street o whatever, may malapit sa inyo? Wala. Ay, saan lugar itong mga to? The point is, ang daming pwedeng kausapin sa lugar ninyo. Pero hindi nyo pa kinakausap. What's holding you back? Maybe your maturity. What's holding you back? Sir, I'm not ready. Yun nga, maturity nga. Sir, I'm not well equipped. Again, that's maturity. Kasi, kahit umatid ka araw-araw ng skills training, pag hindi matured ang isip at puso mo, hindi mo gagawin. Nadidinig mo lang, naiintindihan mo. Parang ganito. Sir, ilang beses na umatid ng leadership training eh. Ilang beses na umatid ng skills training, ba't hindi ako mag-succeed-succeed? Atid naman ako ng atid. Alam mo na lahat ang pinag-uusapan eh. Madali naman sagutin yan eh. Iba kasi yung alam sa ginagawa. Subukan mong gawin lahat ng tinuro sa'yo. Hindi lalabas sa bibig mo yung ganitong salita. Lahat yan alam ko na. Oh.
Kasi kung ginagawa mo lahat yun, hindi mangyayari yung problema gano'n. Pag lumapit ka sa amin, ano sasabihin mo? Prove it. Ginawa ko yung mga tinuro. Isi-share ko na rin sa iba. Gano'n na gano'n. So iba alam sa ginagawa. Kaya huwag lalabas sa bibig mo, alam ko na lahat yan. Kung hindi ka parang talaga solved na solved na. And besides, hindi mo naman talaga malalaman lahat. Kahit kami, hindi pa namin alam ang lahat. Kaya we're always excited pag nakaka-discover mga bagong learnings. Ako excited ako lagi i-share pag may mga bago. Are you with me? Okay, yung may katabi mo, tingnan mo ulit, mauubos na yung kape ko. Mauubos na ito, matatapos ang time. Okay, be your network. Nabangkit ko na kanina yan. Okay, let's move on. Uy, ako lang. Ah, last na pala yun. Okay na, kaya mo na. Makakita pa yung mga ibang slide dyan. Well, anyway, doon tayo magtatapos. Di ba, that's great, no? Yeah. Yun. Balik mo na lang doon. Yeah. So, three simple steps lang para ma-mature ang puso mo at isipan mo. Again, bottom line is this situation. Tingnan mo ito, ha? Sino gusto maging multi-millionaire at taas ng kamay? Alright. Sino gusto rito magkaroon ng active downline? Sabihin na natin, medyo konti na lang natin, mga 100 na active sa may sabag active. Yeah. Sino yung gusto niyan? Yeah. Mangyayari yan eh. Kasi ipipray mo yan, pagtatrabahohan mo yan. Tama ba? Mangyayari yan. Kaya make sure na pag dumating yung panahon na yun, ready ka. Bottom line dito, you have to be the ready upline. Kaya yun ang tanong ko sa iyo eh. Gusto mo maging milyonaryo? Opo. Gusto mo maka-active down sa lahat? Opo. The question is, are you the ready upline right now? Kasi baka bukas mangyari bigla eh. Next month, mangyari bigla eh. Question is, are you the ready upline? Mayroon akong kakwentuhan dito ng isang araw. Dalawa lang sila rito. Naghihintay ng seminar. Alam mo talagang sa akin, Sir, paano ko po i-accommodate ito pong lagpas 50 inquiries sa akin sa FB? How to join? Ano yung I am? Yan ang mga tanong eh. Magkano return of investment? Hindi niya alam sagutin. Imagine mo, 50 plus inquiries. Di ba? Kasi hindi siya ready. Paano kung sa'yo mangyari yun? Minsan lang kang active na downline. Araw-araw tinetext ka ng mga tanong. Hindi ka handa, ano reply mo? Who you? Andito, nandito sa mga isang araw. Kaya naman kami ng pictorial? Thursday? Thursday, nandito. Ang kakwento niya, inabutan ko ito si Job. Nagko-confine siya kay Job. Umasok ako, napasali ako sa kwentuhan. Sabi ko, sarap naman ang problema mo. Hindi daw siya matulungan din ang apply niya dahil hindi rin daw alam yung sasagot. Sabi ko, ay, you go to the next apply. Tsaka sabi ko, choose the person nearest para madali mo mapunta. Okay, papuntahin mo ito. Kaya ako ng opisina magsalita para sa'yo. Natarang talaga siya, 50 plus ang kanyang inquiry. Hindi na nga daw siya sinasagot yung iba yun. Kasi nakakamali daw siya nasagot, nabablahan ko siya. Siyempre, hindi nga siya handa eh. Sa mga problema niya, ano? So, huwag mong pangarapin. So, be ready. How to be ready? Have a matured heart and mind. Acceptance. Tanggapin mo. Tanggapin mo ang I am, hindi to simple negosyo. Because this will bring you to different places and greater heights ng buhay mo. Do you believe? Yes. Hindi namin katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo. May karapatan bang yung mama niya? Yes! Yes! Sabi ko, hindi ko sumasagot. Uli rin ko, tingnan mo yung tamang mga. Yes! May karapatan bang yung mama niya? Yes! Gusto ko yung nangyari ko sa kamay! Ay, may mga tao ba sa baba? May tao ba sa baba? Yes! Pasensya na, akala ko walang tao dyan eh. Di ba, eh, papakain ako mamaya. O may mga tao ba sa baba? Marami pa kayo dyan? Aba, malakas ang sigaw.
papatalo ba kayo? Yes. Talo kayo? Yes. Panalo kayo sa baba, panalo kayo, panalo kayo. Wala, pumanan dito, tulog. Diba? Sino gusto mamimili natin sa baba? Tumayo! Kitang-kita ko kayo! O hindi ba? Sino gusto mamimili natin sa baba? Tumayo! 1, 2, 3, 4. Meron dyan lima, magiging milyonaryo before matapos ang taon. Meron dyan lima. Turo mo yung katabi mo, ikaw yun, sabi mo. Turo mo yung sarili mo, lugi ka. Ay, salamat sa pag-stay ko, pasensya na, hindi ko lang yung may tao dyan. Bababa ako mga meron, picture, picture ka. Thank you, fans. Bakit? Dito, dala dito itong mga tao. Sino gusto maging milyonaryo? Tasa mo. Sino gusto maging milyonaryo? Tasa mo. Apat lang. Uli rin mo. Sino gusto maging milyonaryo? Tasa mo. Apat lang talaga. Naniniwala ka ba maging milyonaryo ka? Yes! Sino maging milyonaryo? Tasa